Okay, tol, good morning. Andito po ako ngayon sa isang solo parent na binigyan ng yung ayuda na galing sa gobyerno na kalaunan binawi nung naman agad. So ito po siya. Kung pwede ba lang magpakilala ka? Ako si Regine Sumbise, 24 years old, solo parent, may dua ka anak. Ay, tapos ano po ako, kumirma po ako. Tapos binigay po sa akin ng 5K, pinicturean pa ako, binidyohan. Pagkatapos nun, sabi nila sa akin, ano daw ibibilhin ko, sabi ko bigas, pampers, gatas, kahit ano pa. Pagkatapos nun, umalis na sila. Pumunta naman ako ng grocery, agad-agad. Binili ko na doon ang kailangan ng anak ko. Tapos, pagbili ko lahat ng kailangan, lumabas ako, tinawagan pa ako. Napinsan ko kasi babawiin daw yung pera. Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Blanko na po ako. Hindi ko na po nadala yung pinamili ko. Kasi yun nga, natulala na ako. Blanko, hindi ko na alam kung paano ko babayaran ng buo ang 5K. Yun, nagpasalamat sana ako kasi magbe-birthday yung anak ko. Pero binawi lang yung 5K sa akin. Hindi ko na... Masakit sa akin. Ang gusto ko lang po, katarungan lang po. Yun lang po ang hiling ko. Oh, sino ba yung bumawi ng pera? Si Ma'am Arlene po daw. Bumunta po dito. Hindi pa nga nakarating dito sa amin. Nandun pa nga sa daan. Lakas ng boses niya. Sinabi pa na, nasaan si Regine? Bigay mo ba? Ibalik ko daw yung 5K sa kanila. Tapos tinakot pa kami dito na kung hindi ko na ibalik ang 5K, tatanggalin yung auntie ko sa purpose. Ah, napahiya kayo, di ba? Napahiya po kami sa maraming tao dito. Hindi na nga ako halos makalabas dito kasi nahiya na po ako sa ginagawa nila. So ano pang sinasabi nila, yung mga salita na binibitawan bago nila kinuha ang pera? Ang nangyayari, pag hindi ko daw binigay lahat, tatanggalin ngayon yung auntie ko sa purpose. Tapos, pinipilit talaga nila na ibigay ko yung 5K. Hindi ko naman talaga maibigay buo yung 5K kasi nabili ko na lahat ng grocery yun. Tapos, di anong ginawa ng pinsan ko, umutang na lang sa kapitbahay, nag-2-5 para maibigay ang 5K. Hindi ko na nga alam kung paano ko babayaran yung 2-5 na inutang ng pinsan ko dahil wala po akong trabaho. Napahiya po ako sa marabito. Pati yung auntie ko, napahiya po. Kami lahat dito, napahiya. Hindi kami halos makalabas, hindi kami halos makano. Ilang sa ginagawa ng DSW tapos ML. ML sa purpose. ML? Yun bang municipal link? Stephanie po ang pangalan. Pero hindi ko po alam ang apelyido niya. Okay. Yun lang ang sinasabi nila. Okay, tol. Ito po ang dalawang maliit niyang anak. At ito po yung panganay niya. Ilang taon to? 5 years old. 5 years old. Ito. Buwan niya ngayon 23. 23, magbe-birthday pa. Ito po yung single parents na si Regine Sumbisi ng Barangay San Juan Aligra, Sur Gordio Norte, na kung saan binawi di umano ang 5,000 na bigay ng gobyerno sa ilalim ng programa ng Social Amelioration Program, na kung saan ay binawi umano ng MSWD or DSWD Aligria, Sur Gordio Norte sa pamumuno ni Miss Arlene Gabiligno. Nakapamili na di umano ang ginang sa tindahan ng bigas, gatas at iba pang gamit para sa kanyang mga anak, na kung saan pwersahan di umanong binawi
ang 5,000 pesos na pera na bigay ng programa ng gobyerno ng Social Amelioration Program. Pakinggan po natin ang kanyang pahayag. Okay, tol. Good morning. Andito po ako ngayon sa isang solo parent na binigyan ng yung ayuda na galing sa gobyerno na kalaunan binawi na naman agad. So ito po siya. Kung pwede ba lang magpakilala ka? Ako si Regine Sumbise, 24 years old, solo parent, may dua ka anak. Ay, tapos ano po ako, pumirma po ako. Tapos binigay po sa akin ng 5K, pinicturean pa ako, binidyuhan. Pagkatapos nun, sabi nila sa akin, ano daw yung bibilin ko, sabi ko bigas, pampers, gatas, kahit ano pa. Pagkatapos nun, umalis na sila. Pumunta naman ako ng grocery, agad-agad. Binili ko na doon ang kailangan ng anak ko. Tapos, pagbili ko lahat ng kailangan, lumabas ako, tinawagan pa ako. Napinsan ko kasi babawiin daw yung pera. Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Blanko na po ako. Hindi ko na po nadala yung pinamili ko. Kasi yun nga, natulala na ako. Blanko. Hindi ko na alam kung paano ko babayaran ng buo ang 5K. Yun. Nagpasalamat sana ako kasi magbe-birthday yung anak ko. Pero binawi lang yung 5K sa akin. Hindi ko na po. Masakit sa akin. Ang gusto ko lang po, katarungan lang po. Yun lang po ang hiling ko. Oh, sino ba yung bumawi ng pera? Si Ma'am Arlene po daw. Bumunta po dito. Hindi pa nga nakarating dito sa amin. Nandun pa nga sa daan. Lakas ng boses niya. Sinabi pa na, nasaan si Regine? Bigay mo, ibalik ko daw yung 5K sa kanila. Tapos tinakot pa kami dito na kung hindi ko na ibalik ang 5K, tatanggalin yung auntie ko sa purpose. Ah, napahiya kayo, di ba? Napahiya po kami sa maraming tao dito. Hindi na nga ako halos makalabas dito kasi nahiya na po ako sa ginagawa nila. So ano pa ang sinasabi nila, yung mga salita na binibitawan bago nila kinuha ang pera? Ang nangyayari, pag hindi ko daw binigay lahat, tatanggalin ngayon yung auntie ko sa purpose. Tapos, pinipilit talaga nila na ibigay ko yung 5K. Hindi ko naman talaga maibigay buo yung 5K kasi nabili ko na lahat ng grocery yun. Tapos, di anong ginawa ng pinsan ko, umutang na lang sa kapitbahay, nag-2-5 para maibigay ang 5K. Hindi ko na nga alam kung paano ko babayaran yung 2-5 na inutang ng pinsan ko dahil wala po akong trabaho. Napahiya po ako sa maraming tao. Pati yung auntie ko, napahiya po. Kami lahat dito, napahiya. Hindi kami halos makalabas. Hindi kami halos makano. Ilang sa ginagawa ng DSW tapos ML. ML sa purpose. ML? Yun bang municipal link? Stephanie po ang pangalan. Pero hindi ko po alam ang apelyido niya. Okay. Yun lang ang sinasabi nila. Okay, tol. Ito po ang dalawang maliit niyang anak. At ito po yung panganay niya. Ilang taon to? 5 years old. 5 years old. Ito. 1 year ngayon, 23. 23, magbe-birthday pa.